konting mantika, olive oil o kung ano man klaseng mantika na meron kayo. Hello! Kumusta kayo? Ako si Lola Persing na nagluluto ng masarap at simpleng recipe. Sa araw na ito ay magluluto tayo ng spinach omelette. Itong recipe na ito ay isa sa recipe ng gustong-gusto ng aking apo na si Marely. Ito si Marely. Kaya gagawa tayo ngayon ng spinach omelette. Isa-isahin natin ang mga ingredients. Unang-una, spinach. Ang spinach na ito ay fresh, kaya lang pinoil ko na at tinagtag ko na ng pino para makain ni Marely. Meron tayong itlog, limang itlog, kakalahating sibuyas, at kaunting butter. At meron din tayong okay, umpisahan na natin. Igigisa natin kasi yung spinach. Ilagay yung sibuyas. Na ang sibuyas ay pwede na. Ilagay na natin ang spinach. Tinatad na spinach. Okay. Okay, tama na yan. Konting isa lang. Basta ma-absorb lang na spinach yung sarap ng sibuyas. Pwedeng limang itlog, pwedeng anim na itlog, pero lima lang ilalagay. Depende na sa iyo yan. Dahil sa isang half kilo na spinach, fresh spinach, pwede limang itlog. Masarap na yan. Tapos, lagyan natin ng kaunting asin. Dahil may bata, kaunting lang yung product. Kaunting lang. Bata ang kakain. Lagyan din natin ng paminta. Ito ay gustong-gusto ni Marely kahit may paminta. Kaya pwede lagyan ng kahit. Okay. Maglagay din tayo ng grated cheese. Pwedeng wala, pwedeng mayroon. Mas okay para sumasarap. Ikalo-alo lang natin. Lumamig na si ang spinach. Pwede na natin ihalo din. Okay, lutuin na natin itong ready. Kaunti lang. Saka ilagay din natin ang kaunti butter. Kasi kung walang butter, okay lang. Magdita, okay lang. Pero mas masarap kasi ito. Kaya kaunti lang. Magpapasarap din ang butter. Yan, ready na. Okay.
pwede rin natin takpanan at lulutuin natin ng around 3 minutes maximum. Tingnan natin. 3 minutes na pass. Tignan natin kung after 5-3 minutes ito yung natin. Magugustuhan din ng mga apo nyo. Abangan nyo ang aking snack.